I hope medyo maayos-ayos naman yung mga sagot natin. Ano mo, Richard, pasalamat nga ako kasi dati-rati ginigising ka namin alas 7, ngayon alas 9 na. Nag-improve na kami. Medyo nag-improve. Sorry, good morning. Yes, good morning, Bob. Okay, good morning. Sige, so siguro naman nabasa mo na yung balita na si former Senator De Lima nagsabi at nanawagan siya kay VP Sara na mag-resign ka bilang DepEd Secretary dahil bagamat ikay Vice Presidente, the fact na ikay miyembro ng official family, gabinete ka ng Pangulong Marcos, dapat hindi ka nagsasalita against sa mga polisiya ng administrasyon. Doon nang tayo magsimula muna. Ano ang take mo sa ganong uri ng panawagan at ito ba ay nakikita mong posibleng mangyari na pagkalas ni VP Sara sa gabinete? Well, mukhang ito yung first time, no, na publicly at directly parang chine-challenge ni Vice President Sara Duterte yung mga polisiya ni Marcos administration. Alam, of course, alam natin itong hidwaan sa pagitan ni Sara Duterte at saka yung mga ibang aliado ni Pangulo Marcos Jr. Ito ay matagal na, di ba? At alam natin yung mga dissatisfactions ni Sara Duterte ay matagal na rin, in a sense na hindi na nakuha yung departamento na gusto niya, yung Department of National Defense. So, multiple times nakita natin na pag nasa abroad si Marcos Jr., nung last year sa ASEAN, more recently na nag-abroad na naman siya, nung officer in charge si Sara Duterte, magkakaroon siya ng mga announcements na medyo malayo dun sa position ng gobyerno. For instance, yung mga latest na positioning niya, yung nagka-call siya for ceasefire. Doon sa conflict sa Israel and Gaza, even though yung position ni President Marcos Jr. ay mas malapit sa Israel, for instance, no? Pero this time, iba kasi ito eh. Hindi ito yung singing to a different tune, kumbaga. Ito yung directly kina-question, yung isa sa mga malalaking polisiya ng administration, which is itong peace negotiations with CPP-NPA. Alam natin ito ay isang mahalagang issue din para sa nakaraan na administration for the Rodrigo Duterte administration. Pero mukhang yung approach ng Marcos Jr. administration ay napakalayo. In a sense na hindi sila naniniwala na turugin mo lahat ng mga insurgents. Naniniwala sila na may dapat may peace process, peace negotiations as a final solution dito sa problema ng insurgency, communist insurgency sa Pilipinas. So ngayon nakikita mo na directly chine-challenge ni Sara Duterte in ways na parang mas direct pa kay Vice President Lenny Robredo back in the day, mas aggressive pa yung language. So kung si Lenny Robredo ay pina-resign dati, no, nung panahon ni President Rodrigo Duterte dahil sa kanilang mga disagreements over yung gyera laban sa pinagbabawal na droga. At ngayon meron ka itong situation na sobrang grabe yung hidwaan ni Sara Duterte at saka yung mga ibang aliado ni Pangulong Duterte, although sa ibang branch of the state. And then now, openly challenge na rin yung mga key policies ng administration. Not to mention, marami rin nagka-criticize dun sa kanyang sinabi na sasabihin niya sa Department of Justice anong dapat position nila sa International Criminal Court case. Now, of course, may implication din sa kanyang pamilya at saka mga aliado nila, mga Dutertes. So when you put all of these things together, naintindihan ko bakit sinasabi ng iba dyan, including, of course, Senator Laila De Lima, na baka panahon na umalis ka na sa administration kasi mukhang mas mala opposition ka pa doon sa mga dapat naging opposition. Di ba? Kung pansin nyo, marami sa mga nagsumuporta kay Lenny Robredo back in the day, medyo tahimik sila eh. Kasi siguro natutuwa sila na Marcos is going after Duterte on many issues. Natutuwa din sila sa mga ibang policies ni Marcos, especially sa West Philippine Sea. At ngayon na may posibilidad na mag-green light na si Marcos Jr. sa ICC issue, for me, mukhang effectively tapos na yung unit team eh. Ang hinintay lang natin dito is kung magkakaroon ng declaration of war, right? To be honest. Because kung mag-green light si Marcos Jr. sa issue ng ICC, parang eto na, declaration of war na yan. At doon, hindi pa ako sigurado kay President Marcos Jr. Pero effectively at functionally, parang tapos na yung unit team. Dahil bakit naman kailangan na isa sa publiko ni Sara Duterte yung kanyang disagreements kung talagang maganda yung kanilang relationship ni Marcos Jr.? This said behind the scenes, this should be said on a personal level, not directly questioning logic. At yung lingwahe na ginamit ng Vice President to question logic ng peace process, isang major policy ng administration.
Kasi nga sabi mo nga sa iyong column recently, consequential yun, no? Yung desisyon ni Pangulong Marcos dito nga sa ICC issue. Professor, sabi mo, no? Kaya mayroong basihan manawagan yung iba, kagaya po ni Senator De Lima, na mag-resign sa gabinete. Sa tingin mo, sa pagtantyan mo, kasi nga unti-unti na naman ding lumalabas itong pagkakasalungat, no, ng kanilang mga policy at pananaw sa major issues sa bayan, at hindi naman maitatanggi na public yung paghahayag ng pagtutol dito ng ating Vice Presidente, maging dito po sa, diba, sa mga usapin po ng sa EDCA na lang, diba, yung ating ugnayan sa Amerika. Correct. Yes, no? Opo. At sa ilang pang mga polisiya, this is really forthcoming? Sa tingin mo, hindi talaga maiiwasan na mangyari ito na pagkala sa gabinete ng Vice Presidente? Well, remember, yung unity may sa pagitan ni Sara Duterte and Marcos Jr. last year, no? At yung idea dito is, well, hindi natin makontrol kung yung tatay mo ayos sa akin, hindi ko makontrol kung yung isang kaibigan ko ayos sa'yo, di ba? Parang yun yung idea na may plausible deniability for a long time. Kasi, syempre, umaatake si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos Jr. Last year pa, di ba? Dami niya, weak leader ito. And even more, you know, may mga iba pang mga patama si Pangulong Digong. Kasi I think President Duterte back in the day knew na ito ang mangyayari, na kung hindi tumakbo yung kanyang anak bilang presidente at second fiddle lang siya sa mga Marcoses, alam naman natin ang mga Marcoses, they have been in this business for a long time. Once they're there, hindi na pwede maasahan na magpa-power sharing ito, di ba? So, matagal na yung mga kritisismo ni Rodrigo Duterte sa kanya. Matagal din yung kritisismo ng mga pro-Duterte platforms, including yung SMNI, for instance, SMNI channel. I mean, sa media network, para alam natin na ito yung reflective dun sa ideolohiya at yung pag-iisip ng mga Duterte camp. I'm not saying it's an extension of Duterte, but pero napakalapit yung kanilang positioning. At yung nangyari ngayon siguro, yung franchise ng SMNI na pinag-aaralan dyan sa Kongreso, pwede mo sabihin na baka proxy war ito. Pero kung napansin nyo, no, never directly in-attack ni Sara Duterte si Marcos Jr. And never si Marcos Jr. directly na-criticize niya si Sara Duterte. Remember, every time mabalik si Marcos, pag nasa abroad siya, tapos may gulo dito, yung latest ngayon, nagbumalik siya sa US, sabi niya, hindi, friends pa rin kami ni Sara Duterte, I am against impeachment. Meron siyang parating ganun, no? So there was always a kind of a parang working arrangement kung saan hindi natin makontrol yung mga ibang mga atake sa'yo or sa akin, pero pag tayong dalawa lang, maganda yung relationship natin, we still can get this through. Pero I think umaabot na tayo sa isang sitwasyon kung saan hindi lang si Sarang directly nagkikriticize kay Marcos Jr. Sa tingin ko is dahil baka wala na siya yung direct channel kay President Marcos Jr. But more than that, dahil sobrang malalim na itong disagreements na ito, eh. Parang fundamental na po yan. Sabi niya, yung issue ng EDCA, di ba? Whether sa Middle East, yung approach dapat ng Pilipinas, napakalayo mga statements na nire-release ni Sara Duterte, diba? Dun siya issue, of course, ng drug war. No? Last year pa, nakikita natin yung disagreements. Pero, of course, sabi ko, yung ICC issue talaga, yan ang maging deal breaker. Because if mag-green light yung ICC, now, of course, pwede laruin pa rin ng administration niya. Like, for instance, siguro, at certain level ng investigation, hindi pa rin aabot sa mga top officials. Pero I think once na go na for ICC, medyo parang mini-civil war in a sense. Not in a, you know, like actual civil war. Pero sobrang gulo na yan kasi dalawang higanteng dynasty. Kaya sinantanong ko, saan pumaposisyon yung mga ibang grupo at saka ibang opposition groups, di ba? Na neither Duterte nor Marcos, saan sila poposisyon dito? Ted, I mean, like, ngayon lang, wala pang dalawang taon, nangyayari na ito, di ba? So, dito mo makita na gano'ng fragile at unpredictable ang Philippine politics. Sige, so, to answer my question, Professor, no? Dito nga sa ngayon, mga salita ng ating Vice Presidente, hindi maaari na ang isang Vice Presidente na kaalyado ng nakaupong presidente at miyembro pa ng kanyang gabinete na mag-astang oposisyon. Kasi nga oposisyon ka,
doon sa mga polisiya ng iyong principal. At ang iyong pag-oppose naman, although hindi naman siya bastos sa pananalita, oo, magalang naman siya, pero klarong oppose. No? Pero inihahayag publicly. Sabi mo nga, baka wala na siyang direct line ngayon. Pero sa iyo bang pananaw, dapat kapag ikaw vice presidente at miyembro ka ng gabinete, sa sinasabi ni Ginang De Lima, hindi ka dapat nagsasalita oppose sa polisiya publicly? I mean, una-una, wag natin kalimutan na Department of Education Secretary si Sara Duterte, di ba? Hindi naman siya kinuha bilang Secretary of National Defense, hindi naman siya kinuha bilang National Security Advisor. Pero yung tono niya, di ba? Yung kanyang mga sinasabi, since last year pa, nung first time na officer in charge siya nung pumuntang Indonesia, Singapore, si Bigong, di ba? Pinaano niya yung mga security groups, yung NTFL, CAC, like, hindi ito one time, big time lang eh. Matagal na po nangyari na kung saan, clearly, pumoposition bilang shadow or alternative National Defense Secretary or National Security Advisor. Ito si Sara Duterte. At yung kanyang ama ay napaka-grabe yung attack. Hindi kasing magalang ni Sara Duterte dun sa mga key policies ni Marcos Jr., especially dun sa kanyang foreign policy katulad ng ETCA na sinabi niya. So pag pinagsama niyo yung mga yan, paano yun naging isang team, di ba? Now, having said all of that, no, Ted, ang basa ko naman, malapit ng holidays, malapit ng Christmas. Siguro hinintay natin kung baka mamaya magse-selfie na naman silang dalawa, happy-happy. So yung mga nag-isip na baka yung Katniel na ano situation na nangyari, yung mga nagbe-break up ng mga couples and all, baka hindi mag-extend dito. Because I mean, ang sense ko naman kay Marcos Jr. is, bakit naman siya mag-declare ng, you know, war essentially sa isa sa pinakamalaking dynasty? Because when, you know, he can just slowly play his game, no, until kasi time is on the side of Marcos rather than Duterte, to be honest. And malapit na rin yung midterm election. So, unless siguradong-sigurado na si Marcos Jr. na napakalakas na nila sa 2025 at sobrang lahat ng aliado ni Duterte ay nagdi-defect na sa kampo niya because nakikita din natin maraming PDP laban, maraming Mindanao pumunta sa lakas CMD. I think unless umabot sa certain threshold, dahil risk-averse at conflict avoidance si Marcos Jr., right? Ironically nga, conflict avoidance siya pero ang daming conflict nangyayari because sabi na, ay, mabait yung presidente, let's do what we're doing, right? Pero given na conflict avoidance si Marcos Jr., I still doubt na parang sa tingin ko, he'll still try to be nice throughout holidays. We might see some nice picture between the two of them. Pero if this year, wala yung mga Christmas festivity, ganun, Marcos Jr., wala silang mga selfie, yung mga European, ganun, then siguro that's it na. By next year, mukhang magde-decision na dapat si Sara Duterte about her next move. Eh. Okay. Ako kasi iniisip ko, ang magiging position ni BBM dyan is, mahalaga yung issue ng edukasyon, malaking portfolio pa rin ni Sara Duterte. Oo, hindi ako natutuwa, maraming nainis sa kanya, pero wala pa rin akong mahanap na matino dyan sa Department of Education at nakita natin yung latest ranking na naman ng Pilipinas. Literally, kulelat na naman sa math and sciences. So, pwede rin gamitin na excuse si Marcos Jr. or irrationalize niya sa kanyang isip na hindi ko paalisin si Sara. Kasi mukhang ayaw umalis si Sara, di ba? Kasi you want to hold on to some sort of position, di ba? Kasi in a way, di ba, that gives you cushion. I think si Marcos Jr., iisipin niya pa rin yan na itong Department of Education, malaking at mahalagang ano yan, department yan. So, I cannot do. Because remember, kay Lenny Robredo, ano ba yung cabinet position niya, di ba? No offense kay Lenin Robredo, kumpara dun sa Department of Education, hindi ganun kalaki yung portfolio niya. So yung pinaalis si Lenin Robredo, hindi ganun kalaki implication dun sa pagtakbo ng administration. So I think that an excuse for Marcos to kick the can down the road a little bit more. Yeah. Sige, pero dito kaya pwedeng tumulay si Ate Amy. Kasi si Ate Amy, iba ang kanyang iba ang namumutawi sa kanyang mga labi. Sa usapin dito ng Duterte versus, alam mo na, itong kabilang banda. Hindi naman necessarily kay Utol, kung hindi doon sa pinsan. So ikaw, tingin mo dito, pwede tumulay si Ate Amy para mag-usap ang dalawa at magkasundo dito sa mga sinasabi natin na pagkakaiba ng polisiya at isinasa publiko. Well, in theory, dapat si ate magiging bridge, di ba? Parang tulay, no? Sa pagitan ng dalawang grupo. Kasi
napakagandang relationship niya with the Dutertes, with Sara, mm-hmm. with President Duterte. Mm-hmm. Kaso kasi, para maging tulay ka, dapat yung position mo ay medyo nasa gitna. Mm-hmm. Eh, ang problema, yung position niya ata ay napakalayo din dun sa kanyang kapatid na presidente mm-hmm. ngayon, di ba? Mm-hmm. Eh, ang layo. Yung position ni Amy Marcos dun sa EDCA mm-hmm. ay sobrang mas malapit sa mga Dutertes kaysa sa kanyang kapatid. So, for me, para maging tulay ka, dapat yung positioning mo ay medyo sa gitna. So, unless magkakaroon ng ganitong positioning, I'm not gonna speculate dun sa family dynamics nila. Baka may mag-aaralan sa akin kasi may sinulat ako before about sibling rivalry eh, sa international news. Next thing I know, yung isang kaibigan natin, yung mga marites daw ako sa family nila. Para, okay, relax lang. I'm just talking about you. So, ayaw ko na mag-comment dyan sa sibling issue. Okay. Pero para sa akin, to be an effective bridge, your positioning should be somewhere in the middle doon sa mga dalawang kampo na nag-aaway. Uh-oh. Eh, hindi ganun kagitna eh. Sobrang nandito na sa kabila. So, maybe we have to find someone else. Eh, hindi rin pwede si President Arroyo dahil medyo napunta na rin sa kabila. So, we need to find someone else na magbe-bridge ng dalawang kampo na yan. I'm not necessarily sure pwede yung kapatid. Mm. But of course, in theory, because dugo mo, kapatid mo, ate mo, that could serve as a purpose. Hindi pichugin si Amy Marcos. She's a senator. She's the head of the Foreign Affairs Committee. She has a very... Oh, naman. Sige. So, in theory, maybe yun. Yeah. Okay, sige. So, sabi mo nga, hintay natin tong Pasko, no? Sa mga gatherings, kung meron bang mga ganyan, kasi palatandaan yan, di ba? Makikita mo naman din sa mga body language at ngiti, kung sabi nga, kung ito ba ay authentic. Para well, I mean, I'm not sure about authentic sa politika, di ba? Pero yung effort kasi matters eh. Kaya, I mean, politika, authentic, I'm not sure. Unless yung authentic mo may pagka-fake din, katulad mga populists. But yung tinitawag na contrived authenticity. Sorry sa word, misnomer. Sorry sa salita. Mali ang aking nagamit, no? Oo, doon po. Hindi naman, I mean, kailangan ng konting authenticity. Pero ito na ako. Panoorin ko talaga kung ano magiging mga production nila. At wala na rin yata si Paul Soriano, no? Kasi mahalaga din yung production level eh. Kung maganda, ginastasan, hindi pang ganun. Then, sige. Siguro, at maganda rin abangan dito, Prof. Ano, bago tayo magpaalam pansamantala, Prof. Maganda rin bantayan ngayon dito itong binubuo ng Aliado for 2025 elections sa senatorial. Kasi ngayon pa lang, may bumubuo na doon sa kampo ng administrasyon at sa kampo ng kabila. Oo. Iba yung oposisyon, definitely, itong liberal, no? Oo. Pero itong dalawang kampo, kasi ang nalaman ko, ngayon pa lang din pinag-uusapan na nagbibilang na ng kaibigan, kapag ba dumating yung panahon na kinakailangan manindigan ang Senado sa ICC issue, at magbotohan dyan kung sino ba paboro hindi, magkakaalaman talaga kung sino ba ang sa atin pa rin at sino ang nilaglag na tayo. Hindi man yan abutin ngayong Kongreso, 2025 election, ang filing yan December next year. So ngayon pa lang daw nabubuo sila ng mga lineup. Dito rin magkakaalaman talaga kung sino-sino. Oo. Well, I mean, may tinatawag na loyal opposition just in case, di ba? Yung pwedeng ibang partido, ibang kampo, pero more or less part pa rin kayo ng isang grand coalition. Nangyayari yan all around the world. Pero ang kutub ko dito is pagdating sa 2025 election, medyo maging matindi ang disagreement sa... Wala ng common candidate yung dalawang kampo? Well, I mean, sa kampo ng mga Dutertes, of course, I mean, andun pa rin si Senator Bato, Senator Bongo, di ba? Puro sila mga re-electionist, di ba? I think Senator Amy Marcos might also line up with them. So, may mga bigatin din sila dun sa kanilang kampo. So, it remains to be seen anong gagawin ni Sara Duterte in terms of, is she gonna rally that alternative camp as a clear opposition dito sa administration, hindi, or iiwan niya sa kanyang ama, di ba? Or whether President Duterte is gonna run himself, di ba? So, you can imagine na may mga tatlo or apat silang bigatin na mga kandidato for next 2025 elections na halos sigurado. Ang hindi ako sigurado, Ted, no, yung sa local levels. Kasi grabe yung hemorrhaging. Ang daming mga Davao-based PDP laban local officials ay pumunta kay Lakas CMD ng ruling party ni Martin Romualdez. So, you may have a situation whereby yung opposition or de facto opposition or the Duterte camp
meron siyang mga bigati na national level, no, mm-hmm. na mga kandidato. Pero medyo mahirapan siya doon sa local levels, local government, LGU level candidates. And then, of course, yung isa pang interesting dito is paano magpo-position yung opposition talaga. Uh-huh. Yung liberal opposition, uh-huh. progressive opposition. Yung isang, I think, narinig ko is baka hindi na sila mag-isang slate. Baka mag-ano na lang sila, mag-a la carte na lang. Oh, para parang a la carte style na lang, kanya-kanya diskarte. Baka gusto niyo kay Marcos ba? Okay, okay. Pero ang idea opo, opo. Is, habang nag-away itong kampo niyan, handaan na nila yung 2028. Okay, sige. So, Professor, hindi pa tayo tapos dito. You can now go back to your Sleeping Beauty and babalik kami sa'yo sa development. Babalik kami sa'yo sa development kasi nga gusto lang namin kunin yung kaisipan mo dito nga sa sitwasyon na ito na may mga nananawagan na kumalas ang Vice Presidente sa gabinete dahil nga sa kanyang mga posisyon sa mga napakalalaking issue ng pamahalaang Marcos. Salamat, Professor! God bless! Salamat din, DJ Shasha. Thank you! Mabuhay! Walang kakupas-kupas ang gandang lalaki.